And number 5 na masamang epekto ng hyping o pambabali o yung baliwan ay nagiging social climbing na lang yung labanan. Ito yung napansin ko nung sinimulan kong maging isang ethical networker. So ano ba yung definition ng isang social climber? Yung pinipilit niyang bilhin yung mga bagay na hindi naman niya kailangan, especially mga mamahaling bagay, para lang makapag-impress ng ibang tao, makapagpasikat sa ibang tao na typically hindi naman talaga nila gusto, and at the same time, para maramdaman nila na in sila. Pinipilit nila, no? Pinipilit nilang magmukhang mayaman. So, di ba yun ang social climbing? Ano yung ginagawa ng typical na mga network marketers? Ngayon, itinuturo ito sa kanila kasi fake it till you make it daw. Kaso, ang nakikita ko na problema dito is, nagsisinungaling ka na. No? Pinipeke mo talaga sa mga tao, pinipeke mo talaga dun sa prospect mo na kumikita ka kahit hindi pa naman. No, naiintindihan ko yung side ng tinuturo nila na para ma-attract mo daw yun, di ba? Para maging totoo daw. Pero para sa akin, hindi mo kailangan pikiin sa paningin ng ibang tao. Kasi kung ikaw mismo di ka naman naniniwala, anong silbi nun? Pinipilit mong paniwalaan yung ibang tao, ikaw mismo di ka naman naniniwala. So ang kailangan mo lang talagang patunayan ay sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Kaya nga nung na-realize ko yan, ano yung isa sa mga ginawa ko para ma-build yung confidence ko sa sarili ko? Kasi ang tagal na na-stuck sa akin ng kultura na ganyan eh. Di ba? Kailangan, pag pumupunta ako, pag lumalabas ako, kailangan may suot akong magandang relo, kailangan maganda yung damit ko, kailangan power para payaman yung itsura ko. Kaya sabi ko, ang hirap tanggalin sa akin nun, ang tagal din bago natanggal. I think, nagsimula ako maging ethical networker 2016, pero siguro natanggal ko yun mga 2018 na. Grabe ang tagal, no? Kasi nga, ang hirap tanggalin sa sistema ko ng ganun. Eh, ma-pride pa man din ako na tao, so talagang umakma yung pagiging social climber sa akin, yung pagiging ma-pride. And yun rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nabaon ako sa utang, kasi bili ako ng bili ng mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan para magpa-impress sa mga taong hindi ko gusto. So yun yung isang pangit na ano, nagiging epekto kapag puro baliwan lang. Kasi ang nangyayari sa isang network marketing company, nangyayari is nagpapawiran na lang sila, sila na lang, nagpapawiran pa sila, nagbabaliwan pa sila, nagpapa-impress pa sila ng bawat isa. So ang ginawa ko noon para maalis yun sa sistema ko, pag pumupunta ako ng mall, diba, salit na bumihis ako ng talagang porma-porma, ang ginawa ko, nagbihis ako ng naka-short lang. Naka-short, naka-t-shirt, no? Sikreto lang natin to, pero madalas pumupunta ako sa mall na hindi pa ako naliligo, bagong gising. Oh my God! Wow! Diba? Sinabulgar na yung sikreto ko. Pero di naman ako nangangamoy, ha? So, sinisigurado ko namang mabango pa rin ako kahit ganun, no, para hindi ako makaperwisyo ng mga tao doon. So yun yung ginawa ko para practicein yung sarili ko na maging confident, hindi sa pamamagitan ng itsura ko, kundi sa pamamagitan ng mindset ko. Naging confident ako sa sarili ko sa pamamagitan ng mindset ko, hindi sa kung ano yung panlabas na anyo ko. And isa rin sa mga reason kung bakit ko ginawa yun, yung pormahan ko na naka-short lang ako madalas, naka-t-shirt lang. And even nga, nung mga time na before pandemic, pag pumupunta ako ng office namin sa Ortigas, eh naka-short lang ako, naka-t-shirt lang. Ginagaya pa rin kasi yung ano, yung mentor ko, na ganun rin yung pormahan, pero kumikita ng million-million sa loob ng isang buwan. Ganun lang yung pormahan niya. Hindi mo aakalain na sobrang laki ng, hindi mo aakalain na milyonaryo siya. Kasi ganun lang yung itsura niya. And yung mga tao outside network marketing, yun din yung napansin ko, typically yung mga successful Chinese businessmen, usually ganun yung pormahan nila. Yeah. Minsan nga, madalas wala pa silang relo eh. Naka-t-shirt lang, sling bag, tapos naka-short. No, yun ang ginagaya ko. No, hindi ko sila ginagaya dahil sa itsura nila. Ginagaya ko sila kasi sila yung mga totoong mayaman. And now, gusto ko lang magbigay ng clarification dito sa sinasabi ko. Walang masama sa pagporma. Walang masama kung gusto mo magsuot ng maganda, gusto mo ng mamahaling relo, ng mga gold chains or whatever na nilalagay mo sa katawan mo. Walang masama dyan sa mga bagay na yan as long as kaya mo talagang bilhin. Okay, walang masama sa mga luxuries. Kasi kahit ako, gusto ko rin ng luxury. Okay, gusto ko rin ng mga magagandang bagay. Ako talaga, ang gusto ko talaga ay sapatos. No? Diyan ako mahilig sa magandang sapatos. At saka sa, mamahaling relo. Yan yung kinokoleksyon ko, mamahaling relo. At saka yung talagang, hindi naman ako nagbe-base din sa presyo. Pero sa mga pabango, mahilig ako sa mga ganyan. Pero hindi mo naman pinag-angalanda ka na yan eh. Pero ulitin ko, walang masama. Kung gusto mong i-flex yan, i-flex mo. As long as kaya mo talaga, as long as totoo, as long as hindi mo pinilit para lang makapag-impress ng ibang tao, yun lang naman yun eh. Yung intention mo, yun lang naman yun eh. So kung mapapansin mo dito sa napag-usapan natin,
sa limang rason kung bakit pangit yung pang-hype or pambabaliw, eh, may kinalaman talaga sa intention kung bakit mo siya ginagawa. Diba? So, importante na yung intention mo, nakadepende sa kung ano yung intention mo. So, ayoko na matulad kayo sa kung anong nangyari sa akin na makapag-social climbing lang. Buti na nga lang hindi ako nakabili ng sasakyan noon eh. Kasi kung nakabili ako ng sasakyan noon, siguradong nabatakan din ako. And marami mga networkers, ganun yung nangyayari sa kanila. Para lang magmukha silang successful, diba? Successful ko, no? Sa mga tao sa paligid nila, eh, ipinipilit nila yung sasakyan na yun. Ito nga, meron pa nga akong alam na mga kwento na hindi naman talaga nang galing sa resulta nila sa networking yung pinambili nilang sasakyan, pero sinasabi nila na nabili daw nila yun dahil sa networking, pero nanggaling naman talaga sa sahod nila yun sa trabaho nila. No, para lang makapagpa-impress ng ibang tao. And sa networking na pinanggalingan ko na culture, ang kultura dun is dapat ang unang i-goal mo sasakyan. Isipin mo yun? What? Kasi gagamitin nila as hyping tool or power and instrument kung tawagin ko. Yung pampower lang. Isipin mo yun? Salit ng ituro ay savings, insurance, health card, HMO, tapos investment. Sasakyan? Di ba? Unless kailang, ulitin ko ha, ulitin ko ulit. Gusto ko bigyan ng clarification, walang masama doon. Walang masama sa pagbili ng mga bagay na yon. Ang importante lang is kung kaya mo talaga siyang bilhin. Na hindi ka talaga makukuba, kakakayod para lang mabayaran yun at ma-maintain yung social status mo. No, hindi mo siya binibili pang hype lang ng ibang tao. Okay, kasi kung tatanungin mo yung mga totoong successful na negosyante na outside network marketing, karamihan sa kanila, pag tinanong mo, kaya mo ba binili yung sasakyan na yan is para makapag-impress ng ibang tao? Usually sasabihin nila, ha? Kailangan ko yan eh. Kailangan ko pang travel. Now, yun lang yung reason ko bakit nila binili yun. Pero may mga tao pa rin na ganun, may mga successful na negosyante pa rin na gusto nila for the sake of luxury, yung pride nila nabuboost, may mga tao pa rin ganun. Pero majority sa mga kilala ko na successful talaga, yung mga totoong mayaman, hindi sila ganun. Kaya yun yung ina-adapt ko sa kanila, yung pagiging totoong mayaman, yung pagiging totoong wealthy, hindi yung pakitang tao lang yung fake it till you make it lang, yung pang-impress lang ng ibang tao. So, question of the day, ano yung personal na na-experience mo na pangit ng dahil ng hype ka ng tao or members mo or kung sino man ang hinype mo o binaliw mo, kung ginawa mo na yun, ano yung pangit na naranasan mo, yung kwento na naranasan mo ng dahil sa pang-hype? So, i-comment mo dyan sa ilalim para makita ko rin kasi nagbabasa naman ako ng mga comments dyan. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like mo, i-share mo sa mga kilala mo, friends mo, networkers na kakilala mo na alam mo matutulungan ng video na ito. So, once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayaw parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.